Exodo, Kabanatang 1. Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nagsipasok sa Ehipto. Bawat lalaki at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob. Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Huda, si Sakar, si Sabulon, at si Benjamin, si Dan, at si Neptali, si Gad, at si Aser. Ang lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay 70 tao, at si Jose ay nasa Ehipto na. At namatay si Jose, at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago, at kumapal na maigi at dumami, at naging totoong makapangyarihan, at ang lupain ay napuno nila. May bumangon ngang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. At sinabi niya sa kanyang bayan, narito ang bayan ng mga anak ni Israel ay higit at lalong malakas kaysa atin. Hayot tayo'y magpakadunong sa kanila, baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisani pati sila sa ating mga kaaway at lumabas sa atin at magsilayas sa lupain. Kaya't nangaglagay sila ng mga tagapagpaatag upang dalamhatiin sila sa atang sa kanila. At kanilang ipinagtayo si Faraon ng mga bayan na kamaligan na deliibat ang Pitom at Ramses. Datapwat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal. At kinapuotan nila ang mga anak ni Israel. At pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel. At kanilang pinapamuhay sila na masaklap sa pamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at salaryo at sa lahat ng sarisaring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinaglilingkod sa kanila na may kabagsikan. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebreya na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng isa ay Fuwa. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan, kung lalaki ay patayin nga ninyo, dadapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Dadapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Ehipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. At ipinatawag ng hari sa Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito at inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot kay Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebreya ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya, sapagkat sila'y maliliksi at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot at ang bayan ay kumapal at naging totoong makapangyarihan. At nangyari na sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos, ay iginawa niya sila ng mga sangbahayan. At iniutos ni Faraon sa kaniyang buong bayan na sinasabi, itatapon ninyo sa ilog bawat lalaki na ipanganak
at bawat babae ay liligtas ninyong buhay.